dahil sa lamig ng panahon, ang yelo dumapo sa mga gulay at iba pang pananim ng Benguet. Bukod sa Benguet at Baguio, may iba pang mga lugar ngayon kung saan pwede mong maranasan ang ginaw at manginig. Dito sa Pilipinas, mas malamig ang panahon ngayon kaysa sa mga nagdaang taon. Bibihira natin itong maranasan dahil isa tayong tropical country. Kung gusto mo talagang maranasan ang malamig na lugar, bumisita sa bayan ng Bauco sa Mountain Province. Dahil madalas sila doong salubungin ng hamog at ang temperatura bumabagsak ng hanggang 8 degrees Celsius lang. Ang tubig parang galing sa refrigerator. Hindi na kinakailangan ng rip. Bring aircon na eh. Kailangan mo pa nga eh, heater eh. Ang mga residente tuloy, con todo jacket, bonnet, gloves at scarf. Sa buwan ng Disyembre hanggang February, ito yung pinakamalamig na bahagi ng taon. Usually dito nangyayari yung frosting. Pero ang talaga raw babalik-balikan dito, ang pampainit ng sikmura, ang lumbang o sinabawang karne na sinamahan ng lumbang o dried beans. Si Leia, nais daw mapanatili ang tradisyonal nilang pampainit na sabaw, kaya't hindi ito nawawala sa kanyang hapag. Ang lulutuin natin ngayon ay ang tinatawag naming lumdang na pangontra namin dito sa Mountain Province sa lamig. Matapos magpakulo ng tubig, inilagay ang dried beans. Itong lumdang ang nagdadagdag ng bango at lasa din sa ating lulutuin ngayon. Nung bahagyang lumambot, inihalo ang etag o yung pinausukang karne at saka muling pinakuluan sa loob ng 15 minuto. Dahil sa lamig, tulog pang ating mantika, lalagay na natin dito. Sunod na nag-isa ng bawang, sibuyas, binikbit na luya at saka inihalo ang sariwang karne ng baboy. Nung naging golden brown ang karne, inihalo na sa pinalambot na beans at etag at muling pinakuluan. Nung naluto, inihalo ang repolyo. Ilang sandali pa? Ito na ang ating lumdang. Wow! Naimasli karni. Tamtaman ang timpla. Tamang-tama ang luto. Malambot. Malasa pa. Pampaalis ng lamig. Sa barangay Bangnen, dito pa rin sa Bauco Mountain Province. Kahit pa mangangatog ka na sa lamig, ang ilang mga kalalakihan nakabahag pa rin. At para raw mapawi ang kanilang ginaw, nagluluto sila ng tinapuyan na manok. Lulutuin ito sa tinapuyan na manok. Ito gagamit tayo ng original na native na manok. Ang manok, gagawin munang pinikpikan o yung pagpalo sa buhay na manok hanggang ito'y mamatay. Ang tawag ng iba rito, killing me softly. Paniniwala kasi nila ang pamumuo ng dugo sa loob ng pinapalo-palong manok ang siyang magpapasarap sa laman nito. Pagkatapos, inihaw ito at tinanggalan ng balahibo. Hiniwa at itinabi. Pag kumulo ang tubig, ilalagay natin ang tag para panglasa sa native na manok. Nung lumambot, isinama ang pinikpikang manok at muling pinakulo. Ilang sandali lang, hinaluan ito ng tapoy o rice wine na siyang magpapaasim sa sabaw at saka tinimplahan ng asin. Bago ito ihain, dinadasalan muna. Tayo na naalan na luto ng manok na ipdesan. Bagay ang asim doon sa lasa ng manok. Kahit ganitong kalamig ang panahon, medyo pag kung magsawa kay. Oh,
sarap ang sabog. Yung tabay kasi medyo may alcohol. Oh, may content ng alcohol. Tapos siya ang magpapainit sa katawan.